Annyeonghaseyo, welcome to Usapang Hallyu, where we talk about our favorite K-dramas and Korean celebrities. I'm Milo Torres Eder of HallyuDrama.com. Hello, magandang gabi sa inyong lahat. I'm Hannah Petrache from HallyuDrama.com, your K-drama guide in the Philippines. Hello everyone! At ngayong araw, pag-uusapan natin, ito very fresh pa sa ating mga isip. Actually, yes. Ako kanina ko lang natapos to. Itong Our Beloved Summer, syempre pag-uusapan natin yung finale, yung last episode, na meron pang movie, Hannah. Napanood kaya mo ba? Kaya nga. Hinahanap ko actually yung link to the movie, tapos ang nakita ko pa lang is yung sa SBS Facebook. So good luck kasi natatawa ako sa mga comments. Sabi nila, pwede po man lagyan ng subs? Ganyan kasi nga, wala siyang subtitle. Oo nga. Unfortunately, wala siya sa Netflix. Di nila sinama yung movie or yung special episode. Pero syempre, eto nga, Hannah, ay dahil hindi natin siya nakasama nung first time nating pinag-usapan itong Our Beloved Summer at isa siya doon sa kilala nating fan na fan itong K-drama na to, makasama natin siya ngayon. Yung ating isa sa mga masugid na ano na viewers at syempre naging kaibigan na rin natin dito sa Usapang Hallyu. Ayan, all the way from Biliran, makakasama natin si Lance Toring. Ayan. Hi, Lance! Hello po, Miss Hannah, Miss Myla. Finally, good evening mga ka-Hallyu. Good evening po. Finally ay nakisama ang internet nila. Yes, naman. At sana ang internet nating lahat ay makisama ngayong araw kasi fangirl tayo sa last episode ng Our Beloved Summer. So, guys, what did you think about the finale? Ikaw muna, Lance. Actually, satisfying yung finale for me. Walang pag-aalinlangan na ano kayang mangyayari? Well, may mga thoughts tayo na anong mangyayari sa future nila, sa relationship nila. But, satisfied ako. I am very happy yung ganun ang ending ng Our Beloved Summer. Ibinigay nila yung gusto kong ending sa series. Yun po. Right. Oo, no. Kasi I'm sorry for those na hindi pa nakakapanood dahil this is not a spoiler-free episode of Usapang Hallyu dahil pag-uusapan natin yung mga nangyari doon sa finale ng Our Beloved Summer. And syempre, yung sinabi ni Lance, he's talking about yung main character si Cheong tsaka si Cook Yeon-soo, no? Played by Woo Shik and Kim Dami. Ayan. So in the end, they gave us the happy ending that we wanted. How about you, Hannah? Satisfied ka ba dun sa finale? Oo, sobrang natuwa ako sa finale kasi para siyang full circle, kumbaga, kasi nag-start dun sa love story nila, di ba, noong high school. And then ipinakita, di ba, kung ano yung ending. So nakakatawa lang dun sa last part na parang sinasabi na naman ni Ji yung, oy, kailangan natin gumawa ng isa pang documentary. Kasi di ba, parang na silang naging reality stars kasi di ba, inaabangan na daw ng mga tao yung buhay nila now that they are, we're gonna say it, they're married. So, yes. So yun lang, nakakatuwa lang yung yung ending ng My Beloved Summer, Our Beloved Summer. And actually, di ba, parang kung tutusin, very simple lang nung buong drama, may mga ups and downs din talaga, pero wala yung mga super kontrabida. Yung parang yung mga problema nila, yung mga common na problems natin. So, yun lang. Kaya siguro nakakatuwa talaga tong Our Beloved Summer. So, kaya guys, ano yung favorite scene nyo? Not for the whole drama itself, but yung sa finale, dun sa finale episode. Kasi ako, sabihin ko lang din, natuwa rin ako na they tied up everything, di ba? Mm-hmm. Parang aside from yung love story na yung main story talaga ni Yeon-soo tsaka ni Eun,
lahat ano tinahi naman nila. So meron yung sa part nung nanay, yung nanay at saka si Jiung, 'di ba? Nagkaroon naman ng closure at mukha namang hopefully I don't know lang kasi hindi pa natin napapanood lahat yung movie, no? Tayong tatlo ay hindi pa natin napapanood kung ano talagang mangyayari doon sa mag-ina kasi 'di ba doon sa last episode sinabi nga na may sakit yung nanay tapos parang in a way they want to start over yung relationship nilang dalawa bilang mag-ina. So actually yun yung favorite part ko rin dun sa finale na kahit papaano rin meron ding happy ending si Jiung kasi 'di ba yung mga ano eh yung mga second lead 'di ba nakakaawa pero at least dun naman sa relationship niya sa nanay niya kahit papaano merong ano magandang balita and of course may napanood tayo, 'di ba, Lance, na ano, na spoiler doon. Spoiler. Oh, 'di ba? Ano nga pala 'yon? Syempre, siguro sa nakakarami, nakakaalam na din ng spoiler nito kasi kumakalat nga yung magpapakasal na nga si Jiung. Oo, 'yun. Ano, yung assistant niya. Si Cheiran yung duda ko doon. Si oh, feeling ko din siya rin. Oo. Yes. Kasi doon sa finale, nagtapat siya, di ba? I like you, sabi niya kay Sunbe. Matapang na babae. Oo. Kasi sabi niya, they're saying na I'm becoming like you. Pero yun sa part na hindi ka nakapagtapat kay Yeonsu, I don't want to be like you. So sinabi niya talaga, I like you. So, ang cute naman din. Ayan, si Jiung, pinapakita natin. At least, kahit paano, meron din siyang happy ending, di ba? Ayun. Tapos, kayo guys, ano yung favorite scene nyo dyan sa finale? Ang daming kinik-scene, eh. No, ikaw lang. Pero, para sa akin, yung tumatak talaga na scene is yung conversation na ni Choi Ong tsaka yung mama niya. Di ba? Sinabi niya yun na parang alam niya na ampon lang siya sa spoiler na ampon lang siya kaya tanggap na ba niya kahit ano pa kahit sino kahit ano pang mangyari is proud yung mama niya tsaka yung parents niya sa kanya kay Choi Ong. Oo, nakaka-touch yung sa yung pumunta si Choi Ong din sa father niya yung titigan lang real niya, yung titigan lang yung yes father. Yung real father ni Choi Ong yung titigan lang nila doon na hook na ako umiyak ako. Ang galing nga din ni Cheong doon sa scene na yon sa nanay niya na nag-uusap sila tapos yung sinabi niya na parang I'm so afraid na hindi ako dahil hindi tayo magkadugo yung genes yung parang hindi tayo magka-genes ganyan parang hindi ako magiging mabuting tao gaya ninyo. Nakaka-touch yung mga lines niya doon tapos yung pag-iyak niya talaga yung no grabe. Ikaw Hana, anong favorite scene mo? Ang favorite scene ko probably is yung kung paano sila nag-deal doon sa long distance relationship nila yung parang kasi di ba kailangan talaga maging mature yung relationship niyo to be able to enter a long distance relationship. So sobrang funny lang yung mga time, di ba? Yung actually naging meme na yata to yung I miss Ong gumaganyan tapos umiiyak si Yeonsu doon sa bar ni Soli. So sobrang I miss Ong iyak-iyak siya na ganyan. So which is a natural feeling naman and nakakatuwa kung paano nila mine-maintain yung relationship nila through constant communication which they address din naman, 'di ba? Na sinabi nila na sa long distance relationship, communication is the key ganyan. Tapos yung mga video calls nila and ang sobrang cute lang noong naglalakad lang si Yeonsu and then magkausap sila ni Ong and then it turned out na nandun pala sa likod niya. Tapos, di ba, una sa phone sinabi niya ng I love you, ganyan. Hindi pa nga kunwari pinarinig sa audience. Tapos, biglang pinaulit ng I love you, ganyan. Tapos, sarang sabi ni, yung mga ganyang mga sinasabi, dapat, harap-harapan. Tapos, nung sabi sa kanya, turn around, ganyan. Nasa likod na niya and nagsabi ng I love you. So, sobrang, ang cute lang ng excel na yun, diba?
Tama. Parang yun nga, sabi mo, full circle, yung relationship nila from yung mga bata pa sila na ang immature pa nila. Diba? Tapos, eto, at least nung nagkabalikan sila, talagang tinry nilang baguhin yung mga bagay na naging dahilan kung bakit hindi nag-work out din yung relationship nila noon. So, parang mm-hmm. they tried to change then for the better, for each other. Kaya naman, maganda yung kinalabasan nung relationship. Actually, there are no toxic relationships sa main role, as some lead roles, tap supporting roles. Diba? Kasi nga, super healthy ng relationship with each other. Yung mga second roles, walang toxicity sa kanila eh. Masasabi mo, nafe-feel mo yon kasi nga, ang super heartfelt tapos warm lang yung mm-hmm. atake. Yung mm-hmm. atake mm-hmm. nila. Then, relationships of parents, although mm-hmm. May pagkakamali tayo, eh, nasusolve din naman. Mm-hmm. Diba? Yeah. Mm-hmm. Actually, yung isa nga din sa maganda din sa, ano, sa Our Beloved Summer, hindi siya complicated yung mga stories eh. Yung mga plots nila, yung mga naging conflicts nila, is yung mga bagay na makaka-relate siguro tayo lahat. Kasi naranasan natin or dinanas ng kakilala natin, di ba? Mga ganun, parang kakilala mo yung mga characters na to. Pero ginawa nila in a very presentable way, syempre, tapos nakakakilig, ganun. Pero kayo, ano yung mga side stories sa buong series, no? Ano yung mga side stories na na-shock kayo or nagustuhan ninyo? Kasi ako masasabi ko lang talaga na-shock ako dun sa part na, ay, ampon pala siya. Si Cheo, no? Nung reveal na ampon pala siya. So, it parang na-explain kasi kung bakit meron siyang mga sepaks, ano, moments. Parang, sobra siyang na-hurt nung hiniwalayan siya ni Yeonsu. That explains kung bakit ganun yung character niya. Kasi pala, iniwan siya nung bata pa siya, nung toddler pa siya. Tapos, na-reveal na, ay, ampun pala siya. Pero, nakakatuwa doon, sobrang mahal na mahal siya ng parents niya, no? So, talagang pinapakita doon na kahit hindi mo kadugo, pwede mo talagang mahalin na talagang like your own. Actually, dun sa last episode, medyo na-address din yung part na yan, di ba? Dun siya yung nagnanarrate dun sa simula. Yung parang natatakot siya na he will not grow up to be kind-hearted like his parents. Di ba? Parang nakakaano lang yung fear niya, it was very real na he might turn out to be a bad apple just because hindi siya pinanganak. I mean, hindi siya blood related dun sa parents niya. Pero his parents showed him na it really doesn't matter, di ba? Parang minahal siya as their own son. So, parang yun din. And also, di ba, pinakita dun sa last episode, yung pinuntahan niya pa rin yung father niya, siguro para din magkaroon siya ng... Oo, para magkaroon siya ng closure sa sarili niya na somehow. He will turn out well. Parang yung siguro yung nabitin lang ako na akala ko mag-uusap sila, pero sa tingin ko okay na rin naman yung part na yon na kasi pinupuntahan din naman siya ng father niya pala, di ba? May pinakitang episode 15 ba yun or 16 na may shadow lang tapos napapatingin lang si Ung na ganun. Tapos, pinuntahan niya rin. So, yun din. Di ba? Siguro kung ibang drama yan, grabe na yung pag-i-stretch nung part na yun na parang may away pa siguro na mangyayari ganun. Pero dito, may sigawan pa. Oo. Why did you attack? Bardagulan. Oo. May bardagulan pa. Right. Oo. Ayun, ikaw Lance, anong mga subplot dun sa series yung natuwa ka? Dito sa Our Beloved Summer. Kasi I know talaga na ikaw ay fan nitong drama na to. Sabi mo nga kanina, di ba, hindi ka pa nagsistart ng bagong series kasi... Hindi pa po. May hangover pa siya, Hana. Ganyan talaga. I think siguro, well, yung kay... Sino ba yun? Oh, kay Koan po. Kay Jiong. Yung past niya ng
ang so sad talaga, 'di ba? Napapakita doon kung mag alone siya kumain sa table, tapos basta his whole life mag-isa na talaga siya dahil nga naiyak ko doon sa yung kapag niyakap niya yung mama niya napatalikod. Ay, tapos hindi ayun talaga, yun talaga bumuhos yung luha ko. Naawa ako kay Jiung na I wish na nandun ako para i-hug siya. Pero, you know. Pero kasi, agree ako dyan. Oo, parang maganda rin yun. Although, medyo nakulangan lang din ako sa backstory ng nanay niya. Kasi hindi naman talaga totally in-explain. So, ako, I was thinking na, siguro, she was just really miserable kasi mag-isa siyang nagpapalaki ng anak niya, wala siyang katuwang, ganyan. So, inisip ko, baka dumaan din siya sa depression, yung mga ganon. Baka yun yung reason. Although, hindi na nga, parang implied na lang kasi hindi na talaga kinwento yung backstory kung bakit. Ganon yung nanay niya sa kanya. Although, yun nga, ang ganda rin nung kwento nun, nung silang dalawa, si Jiung siya kayo nanay niya talaga. Agree. May time, agree ako dun sa ano, yung nasaktan ako, yung pinapakita yung flashback dun sa nung bata siya na mag-isa siyang kumakain, ganyan. And also yung para sabihin mo sa anak mo na parang siya yung nagpapabigat sa buhay mo. Parang ang sakit lang talaga, grabe. So, sobrang nakakaiyak siya. And then, kinopol pa dun sa part, yung sa same episode na yon na yung na-real, talagang si ano na, si Yonso na, tsaka si ano, ba diba, na parang, ano ba, kailan ka ba magiging masaya, kuya? Parang ganon. Kasi, like, alone pa rin siya, ganyan. Sabi nga niya na hindi siya magiging main part ng isang drama, but in a documentary lang. Sabi niya doon sa isang... Yeah, ang ganda nung line na yon actually, di ba? I'm just in a one episode of a documentary that no one watches. Parang ganon. Yes. Parang... Miserable niyo! Pero ito, pag-usapan din natin guys yung isa pang second lead si NJ, no? Maganda rin yung development nung character niya eh, no? Kasi pinakita na even though siya ay isang celebrity, parang sa mata ng mga tao, she has everything, ganyan-ganyan. Pero napaka-miserable pala ng buhay niya. Wala siyang kaibigan. And it's also because celebrity nga siya. Pero ang ganda nung sinabi sa kanya ni Jiung nung nag-usap sila habang kumakain ba yon, yung parang sinasabi niya na ikaw naman din yung dahilan kung bakit wala kang kaibigan or parang kumbaga parang ini-alienate din niya yung sarili niya bilang isa siyang celebrity. So parang why don't you live an ordinary life? Na ginawa niya sa bandang dulo, no? Doon pinakita rin sa finale na gumawa rin naman siya ng paraan para magkaroon naman din siya ng kaibigan kasi nakakaawa siya. Parang talagang totally hindi siya pinansin ni Cheong. Actually, bilang second lead, inasahan ko pa na magkakaroon pa sila ng something ni NJ eh. Kayo ba? Kasi parang feeling ko, nagpasok sila ng second lead. Pero gaya nga ng sinabi nyo, no, itong mga relationships dito, hindi sila ganun ka-toxic. Except siguro dun sa part nagsisimula pa lang sila. I mean, nag-aaway-aaway pa silang dalawa ni Yon too. Pero nung nagkasundo na sila, walang selosan. Diba? Parang walang ganun. Ang mature. Actually, hindi ko rin sa sobrang, naramdaman ko naman from the very start of the drama na Cheong only has eyes for Yeonsu. Kaya sobrang natatawa lang ako doon sa mga part na nagpaparandam si NJ sa kanya yung mga tinanim. Diba yung sa simula, yung alam mo naghahabol sa kanya. Tapos may part na sobrang natawa ko, yung binaon niya yung cellphone niya. Sa para hindi niya tamagan. So, yun lang siguro. Pero maganda rin siguro na nagbigay actually ng insight si NJ kay Cheong sa bandang dulo na parang siguro sinabi niya, di ba, na siguro mahal na mahal ka ni Yeonsu para i-give up niya yung buhay niya for you. Parang may ganun siya. So, napaisip si Yeonsu, ay si
si Wong about it. So parang okay, sige. Talagang sa tingin ko friends lang talaga yung ma-offer ni NJ sa kanya. Mm-mm. True. Oo. Eto na. Bilang itong Our Beloved Summer ay parang kumbaga growing up yung isa sa mga theme nito. Sino yung sa tingin niyong character na most improve o most grown up from the first ano episode down to the finale? Ikaw, Lance. Si Choi Eun. Kasi nga, di ba, sa may mission, parang kapag nag, di ba sinabi niya doon na kung makikita niya ulit si Yeonsu, eh, sasabuyan na ng asin tapos si spray ng bottle of water. Kaya di ba, super childish nun. Pero, yun nga, may character development naman, yung nagkasundo na sila, ayun, parang nag-mature siya. Hindi na yung mga high school Choi Eun at Yeonsu ang nakilala ko, di ba? Kasi nga, ang healthy ng relationship nila. Tsaka, di ba, nag-decide siya na mag-aaral siya ulit. Kasi gusto niyang to be better, to para mapantayan daw niya si Yeonsu. Si Yeonsu. Diba? Tama. Ikaw, Hannah. Ayan, dahil pinili nila si Cheong, ako ang pipi... Well, this game din naman eh, lahat naman sila nagkaroon ng character development, si Yeonsu. Kasi diba, in terms of sobrang sungit niya, actually diba doon sa simula nga na parang, ano ba tong si Yeonsu? Nakakainis naman to. Wala namang ginagawang masama si Cheong sa kanya, ganyan. Tapos inaaway niya, ganyan, ang taray-taray niya, diba? Yun yung son ng high school sila, ganyan. Pero eventually, diba, parang nung na-reveal yung reason niya why she was like that, yung mga ni-reveal na mayroon siyang insecurity sa buhay niya, that's why she tried to stay strong. So yun, mas naintindihan mo na yung character niya. Tapos in the end, and yung parang yung part lang na na-realize niya na she was never really alone during those times, na she has Solly. Ang ganda actually nung revelation na yon, 'di ba? That she has her grandma nandiyan and she has her yung CEO yung boss, na si niya. Yes, 'di ba? Nakakatuwa lang na may ganun siya palang support group na hindi niya na-realize, and then nung nakita niya kasi nung nag-ine-evaluate niya yung sarili niya on the opportunities that came her way, de ba? Na parang hindi ko naman pala kailangan, cause right now where I am, masaya na naman siya. Hindi niya lang nakikita na masaya at content, na pwede na pala siyang maging contento dun sa buhay niya. Parang ganon. So maganda na pareho silang nagkaroon ng growth. Tama. Saka tama, yung kasi sinabi niya na I hate being poor because I can't be generous to others. Yun dun talaga tumatak sa akin. Tama. That explains yung kanyang yung mga insecurities sa buhay. Kung bakit siya ganun. Kasi nung simula talaga, hindi talaga ako fan nitong character na to. Naiinis talaga ako sa kanya. And it took really a few episodes pa yan, no? So, mga 6th episodes before na-explain kasi kung bakit siya ganun. Na insecure pala siya dahil mahirap siya. Tapos parang kailangan niya laging may mapatunayan, ganon. Pero in the end, dun sa finale, 'di ba, she was actually willing na i-sacrifice yung career niya, kasi nung una inisip niya pa na sasama siya kay Cheong sa France. Pero suddenly na realize niya, parang I also want to live my own life, the life that I want to live, parang ganon, na gusto niya, ngayon pa lang ako nag-e-enjoy sa buhay ko kasi na-realize ko na finally na-realize ko na parang ang dami pa lang nagmamahal sa akin, parang nakaka-appreciate sa akin, hindi ko lang sila nakikita noon. So, gustong-gusto ko rin talaga yung character development ni Yeonsu kasi ang laki-laki ng pagbabago niya. Doon lang sa the way na inalagaan niya yung relationship niya with Ong, 'di ba? Kasi nung simula na nagkabalikan na sila, talagang nagre-research pa siya kung paano ba talaga makipag-date, kasi ayaw na niyang maulit yung mga pagkakamali nila in the past, 'di ba? Ang dami-daming lessons actually sa buhay and syempre sa love nitong Our Beloved Summer. So ikaw,
Lance, ano yung tumatak sa isip mo na parang ano, take away dito sa Our greatest take away? Ang greatest take away ko dito is, you know, it's an ideal relationship. Sa mga nagsisimula pa lang na relationship, it is an ideal kasi nga lahat ng mga pinagdadaanan na papakita dito sa isang relasyon. Di ba, we often see an ex-couple na gina-justify natin na hindi na pwede sila magkita. Like, they cannot care with each other. Tapos, may completely cut their ties off. But, you know, however, this drama depicts on how an ex-couple care for each other, was able to grow with themselves without conveying the toxicity sa kanilang relationship together as an ex-couple and as a couple. Diba, this drama unfolds a new concept of beauty na na-relate tayo. Na-relate tayo sa today, na sa standards natin. Also, it shows the significance of a healthy relationship, sa whether sa love, sa family, or sa friends. Wow! Talagang, ano ha, parang ready-ready si Lance sa kanyang ano, answer. And I, thank you. Miss Universe. Ikaw, Hana, anong greatest takeaway mo? May takeaway ba dito sa drama na to? Hindi ko na malagpasan yung sinabi ni Lance. Pero, ang ganda kasi nung sinabi mo. Pero basically, for a couple, diba, to work, kailangan ng communication and 'di ba? Parang it's not one way ano lang eh, 'di ba? Na parang dapat pareho kayo na nag-uusap kung anong gusto niyong marating kasi even though si Yeonsu was ahead naman siya talaga doon kay Choing, pero parang nagtulungan sila para ma-develop yung isa't isa, yung isa sa career niya, kung ano yung mga pangarap niya sa buhay, and yung isa, kung ano yung mga what makes her happy. So parang niisip ko rin na through proper communication, magkakaroon kayo ng very good relationship sa bawat isa. And basta, pahalagahan nyo lang yung tao na kasama ninyo ngayon. Kasi, you know, we'll never know what will happen. Pero kasi, sobrang simple lang talaga nila eh, na parang ito nga nung pinapanood ko, inisip ko, ito yung mga classmates mo nung high school na, alam mo, diba? Tapos malalaman mo, nagpakasal na sila. So, sobrang very simple lang tong Our Beloved Summer. And talagang, ang daming takeaways dahil nakaka-relate talaga yung maraming tao. Ako naman, ang dadagdag ko lang dyan, bukod dun sa relationship, no? Ako, ang isa sa mga takeaway ko dyan, yung parang, let's not be quick to judge people. Parang, lahat kasi dun sa mga characters, meron silang pinagdaanan na kung nag-explain ko bakit ganun sila. Like, for example, si Cheong, parang bakit siya ganun? Bakit ang petty-petty niya, ganyan-ganyan? Ah, okay, kaya pala, parang meron pala siyang separation anxiety dahil inabandon na siya nung bata siya. Tapos ito si Yeonsu naman, kaya pala siya may pagka-bitch. May pagka-bitchesa, diba? Hindi may pagkatalaga doon sa simula, grabe. Talaga, tinatago niya pa lang yung insecurities niya. Tapos si Jiung naman, bakit ang cold-cold niya sa nanay niya? Bakit siya ganon? Iniisip ko, ang sama naman niya, siya na nga yung pinaghanda ng pagkain. Inaano niya pa, parang nagagalit pa siya doon sa nanay niya. Yung pala, meron palang backstory yon. So, yon, yung mga ganon, yung mga characters lahat, meron silang pinagdadaanan. Just in real life, di ba, parang minsan we're quick to judge people na, ay, ba't ganyan siya? Hindi natin alam may pinagdadaanan pala yung tao. Like, at yung isa pa si NJ, 'di ba? Gaya ng sabi ko kanina, parang on the outside parang akala mo she has it all, pero yun pala wala siyang kaibigan dahil na rin sa status niya bilang celebrity. So ang very layered, ang maganda lang din dito sa Our Beloved Summer, very layered ng mga characters, no? Actually ngayon, napapaisip lang ako kasi 'di ba parang
sinabi ko kanina about yung sa communication. And then, di ba, parang nagtatanong pa rin si Ung kung bakit siya rinate ni Yeonsu. So, feeling iniisip ko kung properly ba na-relay ni Yeonsu yung problems niya kay Ung. Kasi di ba, kaya sila nag-break was because of financial problems, ganyan, nagkaroon ng hardship sa family nila. If she relayed it, would their relationship stay strong? Ewan ko, it's a hypothetical thing kung kakayanin, since bata pa sila ha, during those times, parang mga 24, 25 sila. So, ma-endure kaya nung relationship nila yon, or ma-endure ba ni Ung yon? Hindi ko sinasabi na baka hindi kaya ni Ung, pero basta, inisip ko lang, it's ikaw, what do you think, Lance? Kasi ikaw yung ano... Relationship expert. Oh, ikaw yung expert. Napaisip lang ako ngayon. Well, siguro kapag sinabi ni Yeonsu yung problems na, yung time na yon. Ano ba yung, Miss Hannah, yung time na... Yung remember nung nag-break sila? Yung nag-break grabe sila. Yung... Oo, yung nag-break na sobrang todo na parang... Oo. Siguro that time, if sinabi niya agad yung reason niya kung bakit siya and let go o brinake ni Choi Ong is parang hindi niya kaya at that time. Kasi nga, wala pa yung mature na manner ni Choi Ong nun. Kasi nga, free spirit. Ayun, so parang, kasi nga, hindi nga niya nakayanan nung hindi sinabi ni Yeonsu yung reason. What more if sinabi ni Yeonsu yung reason? So, oo lang, nga, parang... Kasi pwedeng, ano kaya yung solution na pwede niya sigurong ma-provide dun sa problem ni Yeonsu, diba? Sa bagay. And both were still immature nung mga panahong yun, siguro. Parang after, tama ba, 5 years, diba, after their breakup, na ano, nakita sila ulit. Malaki-laki na rin yung nag-improve sa kanila kasi si Ung sikat na illustrator, tapos successful din naman sa work niya si Yeonsu. So kumbaga parang talagang it took them time then to mature para pag enter nila sa relationship ulit, buo na sila. Mm-hmm. Diba? So kaya nga nung naging sila na ulit, ang galing din kasi parang ako inisip ko kung ordinaryong drama to, ang dami pang magkakaroon pa ng maraming conflicts eh. Parang kung ano-ano pang mga conflict yung mangyayari, pero itong sa Our Beloved Summer, ang chill lang nung relationship nila. Parang pinatunayan nila na kahit anong mangyari, kahit magkahiwalay pa tayo. 2 years din yun, ha, yung nag-aral si Ung sa France. Parang kakayanin na nila kasi they're both mature na, and mature na yung pag-atake nila dun sa relationship nila. Right. Ayun. So, kayo ba ay marerecommend nyo tong Our Beloved Summer? Siyempre, no, ikaw, Lance, anong masasabi mo para dun sa mga hindi pa nakakapanood ng Our Beloved Summer na na-spoil na natin? Ito yung ending. Kung hindi pa, well, panoorin nyo na. Super ganda. Malalaman nyo dito ang every aspects of a relationship. May relationship sa friends, sa family, at of course, sa being sa partner, sa couple. Madadami din tayong napapakita din dito yung mga every problems and situations in life na mapupulutan natin ng aral. Kaya nga, it's super good. 100 over 10. Wow! At syempre, yung OSTs. OSTs. Kakaiba yung tunog niya. Yung feels. Ayun. Ikaw, Hannah, highly recommended. Ilang stars ang mabibigay mo dito sa Our Beloved Summer? 5 out of 5. Kasi, out of 5. Oo, kasi kahit na in-spoil na namin kayo, it's in the
ano, it's in the joy of watching nung sa drama. Kasi we were all young once. Si Lance, bata pa rin yan. So, makaka-relate kayo from the start yung mga high school crush, ganyan. Tapos, makaka-relate kayo sa career, growth, ganyan. Tapos, kapag eventually mahanap na ninyo yung kung sino man yung makakatuluyan nyo till the end. So, para siyang journey ng bawat tao na syempre, mas cute yung storytelling, ganyan. And, kaya ma-enjoy nyo lang siya. Just take it slow. Sa tingin lang, medyo mainis ang talaga kayo dito kay Yonsu. Pero, maiintindihan nyo siya. So, maganda nung in-explain na yung character niya. Yun, ma-appreciate nyo na siya. Ayan. So, guys, thank you so much at nakasama namin kayo sa aming mini-review. Spoiler! ng Our Beloved Summer. At para sa mga friends natin na gustong sumali sa ating usapang halyo next week ulit, ay join na kayo same time. And of course, for thank you very much, Lance, for your ano. Thank you, Lance. Thank you po sa pag-invite sa akin. Relationship advice. Oo, ang ganda ng mga insights. Relationship insights thank from Lance. Thank you po, halyo dorama. Siyempre, thank you at lagi kang welcome dito ang ating isa sa mga friends natin, si Lance Tariq, all the way from Biliran. Yay! Thank you, Lance! Yes, thank you. And thank you for more K-drama news, reviews, and recommendations, please visit our website, halidrama.com. And of course, subscribe na kayo sa aming YouTube channel kung hindi pa kayo nakasubscribe. Yes, and you can follow us on Twitter at Halyudorama and our Instagram at Halyudorama. And yon, i-share nyo tong video na ito para sa mga kakilala nyo na fans ni Choi Wong yung sasabihin ko. Wushik and ni Kim Dami, ganyan. Kasi I bet na-enjoy din ninyo our beloved summer and sa inyong mga K-drama friends. Ayan, so please like and subscribe. Thank you so much for watching. Annyeong!